Kamusta mga bro? Welcome ka lagi dito. Maraming salamat sa pag-like at sa pag-subscribe sa Basketball PH Review. Muling magbubukas ang NBL New Zealand at magkakaroon ng maiksing season na kung saan ay pwede natin suportahan ang ating kababayan na si Ken Tuffin. Napanood ng NBL New Zealand ang ating video at binuksan ang kanilang liga para sa mga Filipino fans. Pero kahit malayo ay pwedeng mapanood ng buo ang NBL. At ito ay sa pamamagitan ng New Zealand NBL League Pass. Makikita ang link sa ating video description. Ang magandang balita ay maaari itong mapanood ng mas mura sa pamamagitan ng promo code na nasa inyong screen. Valid ang promo na ito hanggang sa June 23. Usap-usapan ngayon ang mga reaksyon ng ating mga Pinoy coaches sa naging pahayag ni Coach Tab Baldwin tungkol sa PBA. At ganoon din sa mga basketball fans na nagkaroon ng kanya-kanyang opinion at reaksyon. Pero sa video ito ay ating babalikan ang coaching career ni Coach Tab Baldwin. Si Thomas Anthony Baldwin o mas kilalang Tab Baldwin ay isang Kiwi American basketball coach na ipinanganak sa Jacksonville, Florida. 1983 na magsimula ang coaching career ni Coach Tab sa US NCAA. 1988 ay nagtungo ng New Zealand si Coach Tab Baldwin para i-coach ang Otago Nuggets. Pero nagsimulang musbong ang kanyang coaching career nang makapasok sa NBL New Zealand ang Otago Nuggets noong 1990. 1994 ay kinuha si Coach Baldwin ng Auckland Stars at nagwagi ng 5 NBL titles. Dahil sa kanyang winning achievements ay 4 na beses na tinanghal na Coach of the Year si Coach Tab sa NBL. Hanggang ngayon ay si Coach Tab Baldwin pa rin ang kinikilalang most victorious coach sa history ng New Zealand NBL. That's one of the blessings of having talent, but you don't utilize that talent unless you have unselfishness on the squad, and we got a great group of guys that are very unselfish. So kaya noong 2001 ay kinuhang national team coach ng New Zealand si Tab Baldwin at naipanalo ang 2001 FIBA Oceania Championships at ang qualified ang Tall Blacks sa FIBA World Cup Championships at nakatungtong pa sa semifinals. At nagtagal siyang head coach ng New Zealand hanggang 2005. Noong 2010 ay naging open na ang serbisyo ni Coach Tab sa mga bansa sa Asia. Una ay naging coach siya sa Turkish League at the same time ay siya na rin ang head coach ng Lebanese National Team at nanalo sa FIBA Asia Stankovic Cup. Pagsapit ng 2011 ay hinawakan niya na ang Jordan National Team at nakakuha ng silver medal sa 2011 FIBA Asia Championships. At noong 2014 ay na-appoint na si Coach Tab na bagong head coach ng Gilas at nakakuha ng silver medal finish noong 2015 FIBA Asia Championships. Ilan lamang ang mga ito sa malawak na experience si Coach Tab sa pagko-coach. Pero sa lahat ng bansa ay mas pinili niyang mamalagi sa Pilipinas at mag-concentrate sa pagko-coach sa Ateneo Blue Eagles. Hindi na tayo magtataka kung nanatiling kampiyon ang Ateneo. Ayon sa kanya, ang Ateneo ay ang the hardest practicing team na kanyang na-coach sa 40 taon niyang karir. Si Coach Tab Baldwin ang kasalukuyang program director ng Gilas. Pangit man o maganda sa paningin ng iba, si Coach Tab pa rin ay isang bahagi ng Philippine basketball. At kung titingnan mo ang kanyang record, ay laging top 2 ang kanyang hinahawakang national team. Ayon mga bro, iba talaga ang disiplina sa sistema ni Coach Tab Baldwin. Pero isa lang ang kanyang sinabi. Ito ay ang sistemang may puso.